So, ito po ang ating mga ingredients. Sodium phosphate, sodium erythorbate, prague powder. So, nandyan yung sodium nitrite. Salt, vacuum soap, washed sugar, at saka MSG. And ang ating water at crushed ice. So, eto naman yung ating baboy. 10 kilo to. Naka-cut na siya into 1 kilo. So, simulan na natin siyang i-mix. Or i-mix muna natin yung mga ingredients na pang-inject natin sa ham. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay gagawa tayo ng fiesta ham. Actually, too late na ang fiesta ham ko. Pero panghabol ko to sa New Year, sa medianoche. So, ang fiesta ham ay, ang pagkakaiba niya sa ibang ham, actually, para sa akin, ito ang pinakamasarap na ham. Mas gusto ko siya kaysa sa Chinese ham, kasi ang Chinese ham maalat and dry. Ito is tamang-tama ang lasa, suave. So, sakto ang lasa para sa akin ng fiesta ham. Ang fiesta ham ay gawa sa whole muscle ham. Hindi siya yung ginigiling na karne. So, whole muscle ham siya, tapos purong karne, wala siyang extender. So, yun ang fiesta ham. Binababad siya ng 3 to 5 days. So, ipakita ko sa inyo ang ingredients. So, i-mix muna natin ang ice at saka water. Ang purpose ng ice is para malamig ang ating curing solution. So, lagay muna natin ang phosphate. So, dapat tunawin natin ang tunaw na tunaw ang phosphate. Ito ang pinaka-importanting tunawin sa umpisa, yung phosphate. Kasi once na ini-add natin ang salt, hindi na siya matutunaw. So, masasayang lang yung phosphate natin kasi hindi siya magiging efficient sa ating curing solution. So, ang purpose ng phosphate is i-retain ang moisture at saka fats at i-increase din ang ating cooking yield. So, sa halip na halimbawa, kung wala tayong phosphate, yung 1 kilo natin, magiging 800 grams na lang. So, pwede siyang maging 900 grams or 90% cooking recovery. So, malaki ang function ng phosphate sa mga niluluto nating processed meats. So, tunawin natin mabuti. So, tunaw na ang ating phosphate. Isunod naman natin ang erythorbate. So, laging ganun ang sequence natin. Phosphate, then erythorbate. Bilis lang matunaw to. Sunod natin ang prague powder. Ito yung pink na parang asin. Sabay na natin ang soap para isang haluan na tayo. So, tunawin natin mabuti yung asin. So, sunod natin yung sugar. Baka isabay ko ng MSG. So, tunawin ulit natin siya. Mix hanggang sa matunaw. So, fully mixed na siya. Tunaw na siyang lahat. Pero bago yan, bago natin i-transfer dun sa cylinder natin na pang-inject, magbukod ako ng pang-inject sa isang pirasong ham para makita nyo kung paano ang manual injection. So, kunin ko yung gamit. So, magbukod tayo ng 220 grams na solution
Para yun ang pang-i-inject ko sa isang piraso, yung mano-mano. So, kunin ko yung karne para ma-injectionan ko ng mano-mano. So, ito yung tinatawag na syringe. So, ito yung syringe, tapos ito yung needle. Yan. So, ito yung pinang-i-inject natin pag mano-mano. Yan, ganyan ang itsura niya. Makakabili kayo nito sa Mercury o kaya sa mga veterinary supplies. Pag meron din ganito kalaki sa Mercury, tapos yung pinakamalaking needle lang kunin nyo para mabilis kayong maka-take up ng solution. So, ang ano natin is 20%, 22% ang pump natin. Ang tawag doon ay pump, yung take up ng solution. So, 20%, so, papasip-sip natin. So, pakita ko paano siya ini-inject. So, pasisip-sipin natin. Dahan-dahan lang para hindi hangin yung masip-sip ng needle natin. So, matagal pagka mano-mano kasi kailangan dahan-dahan yung pagsip-sip natin ng solution. Pwede rin na tanggalin nyo muna yung needle para mabilis na sumip-sip. Tapos saka nyo ibalik yung needle. Kaya lang medyo mahigpit yung pagkakabit ko sa needle kaya hindi ko na lang siya tanggalin. Yan. So, salin natin siya patatamain. So, dito ko muna i-ano sa ibabaw. Huwag nyo sa fat i-inject. Dapat sa laman. Yan. Tapos dito naman, so dapat may spacing tayo. Yan, makikita nyo parang lumulobo yung karne. Kasi pinapasok siya nung solution. Parang namamaga siya. May lumalabas kasi. Palilibutan lang natin siya ng injection. Injection natin siya sa ibabaw, sa tagiliran. So, paikot. Thank you.
pagka ang gamit nyo is mano-mano, mas tipid kayo sa solution kasi walang spillages dahil na isasaksak nyo ng ayos sa karne kasi isang needle lang siya at isa lang ang nilalabasan ng solution. Unlike kung yung sa ano, unlike yung sa machine, medyo madaming tumatalsik kaya medyo magastos kayo sa solution. Kaya ang ginawa kong solution is pang 20 kilos sa halip na pang 10 kilos para may allowance ako sa spillages. Kailangan sirin natin yung solution kasi eksaktuhan yung tinimbang natin eh. Kunin pa natin tong mga nag-spill. Kasama yan dun sa pang-inject natin. So yan, tapos na tayong mag-inject sa ating first ham. So, ilagay muna natin siya sa isang palanggana. Tapos itong solution, lagay mo muna natin dun sa gagamitin nating machine, dun sa cylinder ng machine. And then, saka tayo mag-inject nung matitira pang siyam na ham. So, eto yung ating cylinder. Dito natin lalagay yung solution. Pero paglalagay natin, sasalain natin para walang mga solid particles na bumara sa ating needle. So, salin na natin. Yan, may mga tumatapon na. Dapat dito pa na ito sa kabila para hindi ako lumiliban. So, ito yung ano niya, needle niya, malaki yung needle niya. Yan. So, lipat ko yung aking solution sa kabila para hindi ako saliwa. Yan. Lipat ko ito dito. Lipat ko itong solution dito para hindi ko siya inaabot sa malayo. Medyo nabigat. So, ganito itsura ng cover ng ating cylinder. Kabit na natin yung cover. Kailangan mahigpit ang sukat na sukat yung ano, lapat na lapat yung pagtakip natin para hindi siningaw yung ating solution. So, yan, ganyan. So, ang ating cylinder